Dito tayo ngayon sa Coron, Palawan. Papunta tayo sa isang isla na sabi nila untouched pa daw, unspoiled. Kumbaga hindi pa siya napupuntahan ng maraming mga turista. At pupunta tayo dito kasi mangunguha raw tayo ng iba't ibang mga lamang dagat. Tara! Salamat po. Ang ganda-ganda dito sa Isla Inalatub. Talagang private kasi ito at secluded. So wala masyadong pumupunta dito bukod dun sa mga tagbanwa. Kaya talagang very, very preserved yung isla. Kasama ko dito si Kuya Judy. Mangunguha kami ng mga pagkain dito. Ang kukunin namin ay yung tinatawag na kuday. Kuday at saka manla po. Kuday at saka manla. Kuya, ano yung kuday? Yung kuday po parang crabs po siya, ma'am. Parang crab. Pero ang kaibahan daw nitong alimango na ito ay kulay itim siya at pati yung aligin niya, lahat ng kanyang loob ay itim. Ang tawag nila dito ay sarading. Dito papasok sa butas na ito yung kuday o kaya yung manla. Tapos kapag nagalaw nila ito, automatic na magsasara siya. Opo. Tapos, tading! Kaya sarading. Kaya sarading. Kasi papasok siya dyan. Tapos, pag nagalaw niya to, ayun, sasara. Opo. May pagkain na tayo. Magic. Ganun. Ayun. Ginta rin po yan. Oo. Tama, tama. Ito. Kuday to. Butas ng kuday to. Ganyan. Ano oras niya po nilalagay ito? Mga hapon po, ma'am. Tapos magdamag po yan sa umaga. Paano yan kukunin? Yung hugutin lang yan. Ah, hugutin lang na ganyan? Oo, yan. Nakalagay lang yan siya. Tapos paano natin kukunin ng ano? Oo, yan po. Lalabas yan! Oo, ito po. Hindi, tataktak na po yan. Yan po. Eh, lalakad yan. Dadamputin na lang yun, ma'am. Eh, baka tusukin tayo. Hindi po yun. Ako na, magtaktak. Oo, yan po. Diyos ko, Lord! Tinamaan! Sorry! Yan o. Grabe, nakakatakot. Siya nangangagat na kagaya po ng... Hindi ba ito nangangagat? O, may kagat siya pero hindi po siya nangangagat. Yan mo lang po awa. Nakakatakot ah. Pero masarap yan, ma'am. Ang manla o scorpion mud lobster ay karaniwang nakukuha kapag rainy season o tag-ulan. May pagkakahawig ito sa scorpion at nakatira sa tabing dagat o bakawan. Oh, masarap to. Oh, masarap po yan. Parang kuratsya na. Manla? Check! Susunod natin i-harvest ang local coron crabs na kung tawagin nila kuday. So ito, nilagay nila ito kahapon, tapos pina-overnight nila. Tingnan natin kung may huli siya. Meron po yan. Ay, meron! May laman! Bumalik sa butas. Ano babalik? Doon. Mabilis ito maglakad. Opo, ma'am. Naku, teka. Paano natin ito kukunin? Itataktak natin po sa walang butas. Itataktak natin, ma'am, sa walang butas. Ay, dito. Yan. Dito, taktak natin dito. Yan. Ayun. Nakakita na ako ng ganito. Oh, yan ang kuday, ma'am. Karaniwang nahuhuli sa buhanginan sa tabing dagat ang kuday. Dahil nocturnal o sa gabi mas aktibo ang mga kuday, kailangang iwanan magdamag ang mga trap para mahuli ang mga ito. Kuya! Wait lang! Ang laki na! Naku, taga! Wag! Hindi pwede! Diyan ka lang! Sinigyan ko pa! Ayun lang, Diyos ko, Lord! Teka, kuya, baka sisipitin ako nito! Ang laki ng sipit? Oo, yan ang masakit mo kakakagat eh. Nakakatakot! Oo, yan po. Lagay mo na dyan sa balde. Ay, sa... Ano ba tawag dyan? Diyos ko! Tingnan mo, oh! Abangan,
sa pinasarap. Ang hirap na mga pinapagawa niyo sa akin dito, ah! Nagreklamo. Grabe, galit na galit, oh! Ang ating nahuling manla at kuday diretso na sa kusina. Una munang magpapainit ng kawali at saka ilalagay ang pangalawang pigang gata. Sunod na ihahalo ang sibuyas at kuday. Kaya ganyan lang? Ganyan lang. Simpleng luto lang. Tapos iboboil natin. Oo. Pag namula na, tignan natin kung kumukulo na siya. Ayan. Okay pa ba yung ano? Medyo po. Eh, may gumagalaw pa, oh. Opo, po. Ano? Buhay pa pala. Sunod na ilalagay ang unang pigang gata, sitaw, kalabasa at asin. Pakuluin lang ito hanggang sa magbago ng kulay ang kuday. Walang tubig-tubig, ano? Sunod na ilalagay ang siling haba at malunggay. Maya-maya pa, ready na ang ating ginataang kuday. Siyempre, hindi rin naman daw magpapatalo sa sarap ang manla. Pwede naman nilang pagsamahin yung manla at saka yung kuday, pero kasi nga itim yung aligin ng kuday at gusto natin mas makita na puti dito sa manla yung gata, pinaghiwalay na lang natin siya, huwag kang tatakas, dyan ka lang. Simulan na po natin yung pagluluto. Una munang magpapainit ng mantika. So ito, ginataan din ito, pero this time around, igigisa natin siya. Sa mainit na mantika, igigisa ang bawang, sibuyas at luya. At saka ilalagay ang pangalawang pigang gata, asin at paminta. Sunod na ilalagay ang manla. Ito, tingnan natin kung malapit na siyang matuyo. Pagkatapos, ilagay na ang unang pigang gata, sitaw, siling haba, at kangkong. Ilang segundo pa, luto na ang ating ginataang manla. Wow! Alright, ito naman, ginataang manla. Ano kaya ang lasa? Okay, tikman natin itong dalawang gata dishes. Ito, first time ko makikita yung aligi nito. Ay, itim nga talaga. Itim nga yung aligi. Konti lang yung aligi niya. Pero maitim nga. Kaya ang lasa nito. Parang akala mo dinuguan. Medyo may pait-pait ng konti yung aligi niya. Tikman natin yung mismong laman ng kuday. Manamis na miss yung lasa nung mismong laman. Yun nga lang ang liit niya kasi, kaya konti lang yung makukuha mong laman. Yung mismong alage, medyo mapait-pait. Pero yung mismong laman niya, manamis na miss. So, kailangan sipsipin nyo talaga, hanapin ninyo yung laman niya. Diba? Sorry po. Sorry naman sa mga sosyal. Okay. Oh, diba? Oh, buong-buo. Hindi naman humalo yung pait dun sa ano, dun sa sabaw. Tikman natin ngayon itong manla. Tikman ko muna itong gata niya. Ito malinamnam. Mas nalalasahan ko yung linamnam ng gata dito sa manla kumpara dito sa kuday. Ang hirap lang kainin! Saan ba yung laman? Ayun, oh. Ay, salamat. Sige, bibigyan kita ng isa pang chance. Yun, no? Sarap nito. Manamis na miss! Sana mas marami siyang sipit. Masarap yung sipit niya, ha? Malinamnam at saka manamis-namis.